Ayun o, dahil Sunday ngayon, kami ay nagsimba sa may Vietnamese village. Ito, nasa daan na kami. At bago ka makapunta doon, kailangan mong sumakay ng Roro. Ito nga, nagbayad na kami ng entrance fee. Ang bayad dito, bawat katao ay 500 riyals o katumbas sa atin ay 5 piso. Pag may motor ka naman tulad sa amin, ang bayad din niya ay 500. Ang punta namin ay dun sa kabilang isla na aabot ng around 15 minutes ang biyahe. Pababa na kami dito at sasakay na. Ito nga, merong isang bagong dating galing sa kabila. Tinitingnan ko dito kung alin yung next na sasakyan. Tapos pumasok na ako dito. Sabi ko sa isip ko, wow, wala pang masyadong tao. Yun pala, mali yung nasakyan namin. Hindi pa daw puno yung kabila, kaya doon muna. Kaya bumalik kami. Hindi ko nang pinakita sa video. Umakyat na kami dito sa taas para maabot tanaw mo yung mga view. Meron din mga upuan dito at mga paninda. Ito nga pala yung kapitan ng Roro. Ayun na, at falis na kami at paurong na yung barko. Ay, hindi pala barko yan. Hindi ko alam anong tawag, basta Roro, barge ba? O ano? Tingin nyo. At habang paurong kami, papakita ko sa inyo yung view. Ito nga pala yung Phnom Penh. Sa mga di nakakaalam, nasa Cambodia po ako. Alam nyo naman siguro yung bansang Cambodia. Ito nga pala yung flag niya. At this coming May, dito pala gaganapin ang SEA Games. Ito nga pala yung Mekong River. At dito, tinuro ko sa inyong harapan kung saan kami pupunta. Ang Mekong River ay pang 12 na longest river sa buong mundo. Ito ay dumadaan sa Vietnam, Laos, Cambodia, China, Myanmar, at Thailand. Madami ding mangingisda dito, tulad ni Kuya. Ito, panoorin natin siya hanggang matapos siyang ibalik yung tali ng pamingwit niya. At para yatang narinig niya ako, kaya yun, nilistop tuloy niya, nahiya tuloy si Kuya. At dahil malapit na kami makadating, ito nga, nag-stop pa ako para kuhanan ng video ang paglalakad ko dito sa may hagdan. Ito, dahan-dahan lang dahil hindi masyadong kagandahan yung hagdan nila dito. Ngayon, tapos, ka-ready na lahat sila dito. At kukunin ko lang yung motor ko. At ito, malapit na siyang dumaong. Kaya lahat kami excited, naka-ready na lahat sila o. Naghihintay pa yung mga ibang mga pasahero doon sa kabila. Ito, zinom ko nga sa inyong harapan. Fast forward, nandito na kami sa may church dito sa may Vietnamese village. Kahit nandito kami sa Cambodia, madami pa rin mga Vietnamese dito. Kaya meron silang community, ang tawag is Vietnamese village. Ito ang kanilang church. After nga ng misa, ito nga, pabalik na kami. Naghihintay lang kami ng aming masasakyan. At ito nga, dahil nahirapan si Kuya, tinutulungan na siya. At dahil nga paakyat ito, nahirapan talaga yung mga sasakyan. Ito, paurong na isang sasakyan dito. Ito, nagre-ready naman ng isang tuktok. Ang dami pa naman niyang sakay. Sana makayanan niya mamaya. Tapos, zoom ko na naman sa inyong harapan. Paurong na lahat sila para makasakay na kami. Tapos yon, sa kabila meron na namang isang padating. Ito na nga yung tuktok. Nahirapan na siya. Kaya to the rescue yung mga nandun. Pinababa yung mga bata para madaling itulak. Kaya, ready Kuya. 1, 2, 3. Iba pa rin talaga yung mga bayanihan dito sa Cambodia. Lahat nagtutulungan. At sa wakas, ito, pinasakay na rin kami. Pinauna muna yung mga sasakyan, tapos yung mga motor, which is yung mga maliliit. Yan, ipagkakasya na lang dyan sa mga singit-singit. At kung mapapansin nyo, meron dalawang klase ng tubig na nandito. Ewan ko ba bakit di sila nagmimix. Kung alam nyo, pakicomment naman. Fast forward, ito, malapit na kami bumaba. Kaya hanggang dito na lang muna ang video na to. Bye!